Sinsyo na. Sino ka? Nagiging makalimuti ka na ata. Ano ka ba naman, insan? Paano kilala ko ang boss na? Ikaw ba yung Kuya Abet? Kuya Abet! Ako nga, Nico! Kamusta? Mabuti naman. Bakit nga pala bigla nang luwas mo dito sa Maynila? Ay, kasi dito ako magkukuleyo. Ayaw nga pala. May mga pasalubong ako sa'yo. Ito. Oh. Mga manihan, oh. Wow! Naku, salamat! Yan ang gusto ko sa lugar ninyo eh. Masasarap lagi ang pagkain. Ay, oo naman. Siyempre. Uy, Abet, anong laman ng bag? Ay, ito. Ay, ang padala ng tatay mo. Ay, ano? Ay! Uy! Ano ka ba naman? Ay, paano ko ako rin itong mga ito? Tulungan mo naman ako. Ay, mano! Ay, bakit ka na magsalita ang pisa ni Nico para may kakaibang punto? Galing kasi siya sa ibang pamayanan kaysa sa'yo, Bobby. Pamayanan? Ibang planeta ba yun? Hindi, Bobby. Ang isang pamayanan, isang lugar kung saan nakatira ang mga pamilya at mga kasapi nito. Hmm? Nagtutulungan sila at saka nagpapalitan ng produkto at serbisyo. Dito nagsisimula ang pamayanan. Sa pamilya nagsisimula ang isang pamayanan? Oo, Bobby. Eh, bakit kung mag-usap sila Nico at Abet para magkaiba sila ng pamayanan? Kasi talagang magkakaibang pamayanan. Depende yun sa geografiya o lokasyon ng iyong tinitirhan. Halimbawa. Ito ang pamayanan sa Kapatagan. Dito kadalasang nakatira ang mga magsasaka. Marami ring nakatirang nag-aalaga ng mga kambing, baboy, manok at baka. Ito ang pamayanan sa tabing dagat, lawa at ilog. Ano sa palagay mo ang karaniwang ikinabubuhay ng mga tao dito? Pangingisda, paggawa ng bangka, pagdadaing, pagbabagoong, paninisi ng pelas, paggawa ng mga palamuting yari sa kapibe at sigay, tulad ng mga kababayan natin sa Mindanao. Galing, Bobby! Ay, ito. Saang pamayanan makikita to? Pamayanan sa kabundukan? Tama. Ang ikinabubuhay ng mga tao dito ay pagmimina ng ginto, bakal, graba at semento. At kung ano-ano pang mga mineral na galing sa ilalim ng lupa. Maglas namang malapit sa kabundukan ang pamayanan sa kagubatan. Dito nakatira ang mga kapatid nating katutubo. Nabubuhay sila sa pangangaso, pagtutroso at pagkuha ng mga bungang kahoy at halaman na kanilang kinakain o pinanggagamot. Sari-saring mga hayop din ang matatagpuan dito. Kayo, saang pamayanan kayo nakatira? Ako po si Urbano, isang jeepney driver sa Pook na Urban gaya ng Maynila. Ang Pook na Urban o siyudad ang sentro ng kalakalan ng bansa. Kaya naman maraming naninirahan dito para mag-aral, magtrabaho at magtayo ng kanilang mga negosyo. Bukod sa pamamasada, ginagamit ko rin ang aking jeepney para maghatid ng sariwang gulay at karne mula sa probinsya hanggang sa Maynila. Pag nasa probinsya ako, naalala ko ang aking kababatang si Ruralyn. Sana'y magkita pa kami. Ako si Ruralyn. May gulayan at hayupan mula sa Pook na Rural o Nayon. Maliit lang ang bilang ng mga tao at sasakyan dito. Halos lahat ng lupain ay ginagamit na sakahan, hayupan at palaistaan. Paminsan-minsan, kapag napapadpad ako sa Maynila para maghatid ng mga gulay at karne sa palengke, naalala ko si Urbano. Sana'y magkita pa kami. Ah,
serbisyo at mga produkto ang Puok na Rural at Urban. Oh. Oo nga, Urbano. Masaya ako at nagkita na tayo sa wakas. Ay, buti na tanong mo. Grabe pala ang traffic dito sa lungsod at ang init-init. Ay. Bakit? Wala po bang traffic sa Nayon? Oo, oh, ibang-iba talaga ang buhay dun sa amin sa Nayon kaysa dito sa lungsod. Talaga? Kwentuhan mo nga, Kuya Abit. Paano ba ang buhay niyo ron? Ay, alam ko na, bakit hindi tayo maglaro? Sige! Ah, ganto. Hulaan mo kung saan manggagaling ang tunog na ito, kung sa pamayan ng rural ba o urban. Ito yung una. Bak, bak, bak! Wak, 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 wak! Wak, wak! Hilap ng manok! Aba, magaling ito ah! Ito naman. Tweet! Hindi yung mga ibon! Aba, magaling ito ah! Aha! Maaalala ko na yung mga tunog na yan! Tilaok ng manok at huni ng mga ibon ang kadalasang gumigising sa mga tao sa Nayon. Tama! Sa Nayon o sa pamayanang rural. Ama, ito naman. Naririnig mo to kapag sa umaga ginigising ang mga tao sa pamamagitan ng alarma ng tik-tak! Alam pala kang tinutukoy mo, Kuya Abit! Ama! Kailangan tayong gisingin ng orasan, kundi baka matrapi tayo sa pagpasok sa paaralan at trabaho. Dito yun sa pamayan ng urban. Tama! Ito. Mahirap ito. Kumakain ng mga sariwang gulay o umiinom ng mga sariwang gatas ng Moo! Moo! Moo!
mamayan ng rural po yan. Ay, kulang ang sagot mo, Nico. Ang pag-inom ng mga sariwang gatas ng baka at pagkain ng mga sariwang gulay ay parehas nagagawa sa pamayan ng rural at urban. Dahil sa ugnayan at palitan ng mga produkto ng dalawang pamayan ng ito, nagagawa na rin ng mga tagalungsod na uminom ng sariwang gatas ng baka at kumain na rin ng mga sariwang gulay. Iba talaga ang buhay sa nayon, Kuya Abit. Parang gusto ko na tuloy magbakasyon uli doon. Ay, bakit namang hindi, Nico? Pero Nico, naisip mo na ba kung mawawala ang pamayan ng rural? Ano mangyayari sa atin? Abay, yung pala yung manok ko! Tulungan mo naman ako abulin ito! Abay! Manok ko! Ang kabundukan, magiging gusali at pabrika. Ang ilog, magiging kanal at estero. Ang mga puno ay magiging mga bahay. Ang mga palayan, magiging flyover at mga daan. Ang mga kalabaw, magiging mga bus. Lahat ng tao, magsisiksika na lang sa isang lugar. Kung mawawala ang pamayan ng rural, saan na tayo kukuha ng sariwang pagkain at iba pang mga produkto? Alam mo, di dapat mawala ang isang pamayanan sa ngalan ng pagunlad. Ang bawat pamayanan ay dapat nagtutulungan. Ang ganda talaga sa nayon. Kaya nga sila yung nangyat, itay. Di nakakalimot na bumalik doon kahit nandito na kami sa Maynila. Ikaw, may balak ba kayong tumira dito sa Maynila? Aba, ako'y wala. Kasi nagpunta lang naman ako dito para mag-aral ng medisina. Tapos, pag natapos ko na yun, di babalik na ako sa amin na yun. Siyempre, nangangailangan sila ng isang magaling na doktor na tulad ko. Uy, abang! Pero alam mo, tama ka. Sabi nga, ang di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. Sabay pa tayo. Oh. Uy, Abet, yung manok nga pala. Ah, ito, nahuli ko na. Ayan o. Nahuli mo din pala. Ano, tara na, uwi na tayo. Tara. Tara.